Crazies, welcome back to my channel. I'm Ruan. So if you're new in my channel, please don't forget to smash the subscribe button and click the notification bell button para ma-notify kayo kung may bago akong video. Okay? Tsaka pagpasensya nyo na kung may narinig kayong tumitilaok dyan sa labas kasi nasa unahan namin yung nandiyan sa unahan, sa labas ng bintan o yung mga chickens ni Papa tsaka yung aso namin, kung may marinig kayong kakahol, nandun din as in doon, makikita mo na lang dito sa bintana kung nandun sila. Pasensya nyo na, crisis. Okay? So, crisis, yun na nga, diba? Mag-shoot na sana ako na aking book haul video ngayong NBS. Yung NBS book blowout sale. So, before ako mag-shoot nun, kikwento ko muna itong nangyari sa akin sa isang branch. Yung clue ko sa inyo kung saan to, hindi ko sasabihin kung anong exactly, kung anong branch to, kasi baka mawalan yung lady guard doon, yung ating security guard, baka mawalan siyang trabaho. Hindi ko nasasabihin kung saan branch. Pero ang clue ko, nasa, malapit siya sa PNR station, yung mall na malapit dito, kasi maraming mall, malapit doon sa, ano na yun, PNR station. Mga bilihin doon, sobrang mura. As in, sobrang mura na mga bilihin doon. Sa mga mall na yon, as in, nasa Manila yon. Nasa Manila siya. Tsaka, as in, pag nakasakay ka sa station na yon, makakaupo ka. Yon. Yon ang clue ko. Hindi ko sinabi ka nung branch, hindi ko sinabi. Kasi malapit siya sa PNR station. Doon siya. Yon ang clue ko doon. So, eto, nangyari din to nung ngayong November lang. I'm not sure kung ano exactly, kung anong date, dahil nakalimutan ko na. Dahil ilang weeks na yon, nagpalamig muna ako ng ulo bago ako nag-shoot ang video na to. Tsaka ito yung resibo, ito yung resibo. Hindi ko makita, as in, hindi ko na siya mabasa kasi yung font niya, what I mean, the print is not that clear. As in, may makikita mo lang palit dito. Putol-putol siya. As in, hindi ko mabasa kung anong date, kung kailan. Para siyang Morse code. Hindi ko na mabasa yung resibo. Tapos, ito yun. Ito yung ebidensya na yun. Ito yung binili ko sa branch na yun. Ayoko na sana itong video, pero kasi baka nangyayari din sa ibang bookworm to, book reader, katulad ko. So, gusto ko rin malaman kung nangyayari sa inyo, diba? So, mag-share na lang muna ako ng story. So, alam nyo naman na kung pina-follow nyo ako or pinapanood yung mga vlog ko, ito yung lagi kong dalang bag ko sa kahit saan ako pumuntang lugar, sa mga national bookstore, folio book, kahit saan ako pumunta, ito yung daladala ko araw-araw na bag. Kasi, ang laki niya, ayan. Di ang laki niya? Ayan, parang damit ko na siya. Kasi, pag wala akong eco bag, dito ko nalalagay lahat ang pinamili ko. So, ayaw kasi ng plastic. So, kaya ito yung gusto kong bag. So, everyday, kahit saan ako pumunta, lagi ako may dalang libro. Tsaka parang hindi masira yung libro ko, dito ko siya nilalagay. Dito sa bookshelf na to. So, kung fina-follow nyo ako sa IG, nandun yung IG ko sa baba. Oh my God. Nag-plug pa ako. Napost ko na to, kung saan ko binili, yan. Tignan nyo na lang kung saan ko binili. Tapos ito, lagi kong, yan, lagi siyang may libro dyan sa loob. Kasi lagi akong dadala ng book, kasi hindi ako pwede magbasa sa cellphone habang nasa biyahe, kasi baka masnatch na naman. Malaking loss yun. So, ito, lagi siya lang dito. So, nung after kong bumili ng libro na to, hindi makita ang interesting na book doon. So, ito lang binili ko. So, after kong bilhin niyan, nakipag-chikahan muna ako ng onti doon sa cashier dahil wala naman masyadong tao nung oras na yun. Nagtanong muna ako kung may libro po ba kayong ganito. Nagbigay ako ng titles. As in, nilang beses ako nagtanong, which is wala na daw sila kasi pasarado na nga daw sila sa December. Pasarado na sila sa December. Kaya, wala na rin sila ibang stocks ng book. As in, kaya binibenta nila karamihan. Kahit tingin sa first floor nila, as in, arami nang wala. As in, maluwag na kasi magsasarado na daw sila. So, after nun, dahil aalis na ako, kailangan ko umalis. Yung guard, edi palabas na ako. Lahat na lumalabas dun, chine-check na na yung bag. Tapos tinanong ako, ma'am, pwede po ba check yung bag niyo? Sabi ko, alright, sige, okay po. Tapos pagkabukas niya, ng bag ko, ayan, kunwari, ito yan, binuksan yan. Kasi wala naman akong tinatago crisis, kaya pinacheck ko yung bag ko, yan. Nung pagkabukas, sabi niya, nakita niya itong bookshelf ko, tapos yung ganyan. So, syempre, ganyan yung view niya.
may kita yung libro. Sabi niya, ma'am, ano po yan? Sabi ko, ah, nilabas ko. Sabi ko, nilabas ko to, tsaka to libro. Sabi ko, ah, ayun po yung binabasa kong libro ito. Tapos sabi ko, tapos hinawakan niya. Sabi, ma'am, pwede po pang patingin, pahawak yan. Hinawakan niya. Binigay ko sa kanya. Tapos sabi niya, in-interrogate niya ako, crazy, sabi niya. Saan niyo po binili ito, ma'am? Tapos sabi ko, sa Cubao po yata. Sabi niya, kailan niyo po binili? Sabi ko, nung mga nakaraang sale pa po, baka nung book blowout sale. Sabi ko, matagal yun, nung mga April pa. Tapos, tinignan niya maigi, tinignan niya, inikot-ikot niya. May bookmark pa siya, crazies, nung binigay ko sa kanya. Tapos, nakita niya yung price. Sabi niya, ma'am, bakit may price pa po to? Tapos sabi ko, ah, hindi ko po kasi tinatanggal yan. Tapos sabi niya, ma'am, dapat tinatanggal niyo po yung price tag. Tapos, sinabi niya sa akin yun na, kasi napatigil ako. Kasi sabi ko, sa isip ko, bakit nga ako sinasabihan ng dapat kong gawin? Diba? Kasi binili ko na to. Which means, it is mine already. I can do whatever I want with this book. Kasi akin to. Pera ko to. Binili ko to. Tapos sinabihan niya ako. Ayun sa isip ko. Pero sabi ko na lang para walang gulo. Sabi ko, okay po. Sige. Sabi ko, alright. Sabi ko, sige po. Tapos, kala ko yun na. Kala ko papalabasin na niya ako. Kasi tinanong ko lahat, sinagot ko na lahat ng tanong niya. Tapos tinititigan niya maigi, sabi niya, naku ma'am, sabi ko, hindi pa po kayo pwede umalis. Sabi ko, bakit naman po? Sabi ko, binili ko naman po yan sa National Bookstore dati pa. Tapos sabi ko, may scotch tape na nga po yan eh, ayan no. Sabi ko, may bookmark na po yan. Sabi ko, binabasa ko na po yan. Tapos sabi ko, pangatlong libro na po to. Sabi ko, sabi niya, kailangan pa po kasi ipa-check natin doon sa customer service doon sa baba. So, I know na, oh my God, feeling niya, she's, ano matawag doon? Parang inaano niya, pinapalabas niya na magnanakaw ako na ninakaw ko tong libro na to. Which is a lot. Kakabili ko lang ng libro doon sa cashier. Ito. Diba? Tsaka ito pa, yan. Lahat yan, binili ko sa National Bookstore. Ayan, sa Fully Book, ayan. Ayan. Yan, mga nakikita niyo libro na yan. Ayan, mga nakikita niyo libro na yan. Ayan, mga nakita niyo libro na yan. 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 Ayan. 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 Yan dito. Yan. Sa baba. Meron pa sa likod. Meron pa dun sa, ayan. As in, lahat yan, karamihan yan, I bought it at National Bookstore sales. Nasaktan talaga ako kasi, marami kong nagastos sa National Bookstore, sa mga sale nila. Tapos, ngayon, parang pinapalabas na magnanakaw ako. Pero, relax lang ako ng mga panahon na yun. Kasi, alam niyo yung pakikitungo sa akin ng lady guard na yun, hindi na maganda. Which is, may mga customers na doon na, pero marami na yung tao na, tinitignan na nila kami. As in, nahihiya na ako. Tapos, natatakot na nila ako. Gusto ko na umiyak. Kasi, anong gagawin ko? As in, kasi ganun muna ako. Pag nandun ako sa situation, minsan umiyak muna ako bago ako umaksyon, bago ko magkumularo yung isip ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Tapos, kasi ito na, do National Bookstore sell their books with scotch tapes on their side? Ganyan. Iniisip ko, sabi ko, sa tagal ko nang bumibili sa National Bookstore, alam ko hindi siya nagbebenta ng libro na may scotch tape sa gilid. Kasi ito, binabasa ko na siya. I always tape my books sa gilid. Kung hindi ko ba siya nalalagyan ng plastic cover kasi ayoko masira yung sides. Grabe talaga. Tapos hawak-hawak na tagal libro ko to, hindi niya pa binabalik sa akin. Sabi niya, kailangan pa daw bumaba namin, kailangan pa daw i-check. Sabi ko, binili ko naman po yan sa National Bookstore. Sabi ko, wala po ko dalang resibo kasi matagal ko na pong binili yan. Tapos sabi ko, binabasa ko na po yan. Nung hawak-hawak niya to, may bookmark to Grace's, ayan. Diyan ako sa lugar na yun. Ito, may tape, mayroon na siyang placement. Kala ko gusto niya pa, ikwento ko sa inyo yung book 1 tsaka book 2 eh. Kulang ko na, ikwento ko na yung Shadow and Bone tsaka yung si Jen Stone ni Bardugo para lang mapaalis niya ako doon. Pero nakangiti pa rin ako, Chris, kahit pinapahiya na niya ako doon sa mga tao doon, sa mga customers. Buti na lang, dumaan doon yung isang empleyado, yung kachikahan ko kanina doon sa cashier. I need to relax, kaya inaano ko yung buho ko. Nung dumaan doon yung empleyado, sabi ko, ma'am, excuse me po. Sabi ko, ayaw po ako palisin ng guard, sabi. Tapos, hawak-hawak pa kasi ng guard yung libro ko. Hindi niya pa binabalik sa akin. Tapos sabi niya, ay ma'am, piche-check ko muna po tong libro na to. Sabi ng guard dun sa empleyado, sa cashier. Tapos, ano,
Sabi ng empleyado, wala na tayong ganyan stock ng libro, ubus na. Never tayo nag-restock ng ganyan libro. Tapos sabi ko, sa isip ko, yun naman pala eh. Tapos sabi naman, yung nag-sorry sa akin, yung empleyado nila na, yung kausap ko kanina, tapos sabi niya, paalisin mo na si ma'am, mabi, sa kanya yan, matagal niya na binili yan. Tapos yung nag-sorry pa sa akin yung empleyado, hindi nag-sorry sa akin yung security guard. Tapos, or baka nag-sorry siya, hindi ko na narinig kung nag-sorry siya eh. I forgot already. Kasi, as in, nung panahon na yun, halo-halo yung ines, yung galit, humiliation, yung ano, natatakot ako, halo-halo yung feeling ko noon. Kaya, as in yung utak ko, jumbled na siya nung panahon na yun. Sabi na lang sa akin ng ano, ng empleyado yun, sabi, ma'am, pasensya na, bago lang po kasi yan, yung guard, pagpasensya niya na po, sige, pwede na po kayo umalis. Tapos, saka sinuli sa akin itong libro, yan. I need to relax. I'm happy. I read books so I can be happy. Yan. So, binalik sa akin yung libro. After nun, numerotso ko ng chapters and pages dahil kilala ko yung nagbabantay doon, yung nagbebenta doon sa branch na yon. Lagi kong kausap din yun pag bumibili ako doon. So, nung pumunta ako doon, bumili din ako libro doon eh. Nasaan na yung binili ko doon? Nandito siya sa table. Hindi ko alam kung nasaan na yun. Share lang yung book na nabili ko doon. As in, umuusok na yung tenga ko noon, yung ilong ko. As in, umiinit yung ulo ko. Ganun kasi ako. Late ako magalit. Kasi pag nandun ako sa situation na yun, kailangan relax ako para makapag-iisip ako na maayos. As in, nagalit na lang ako nung nandun na ako sa chapters and pages. Nagkwento ako dun sa yung kakilala ko dun. Nagkwento na ako. Hindi ko na sabihin sa inyo kung ano sinabi ko sa kanya. Pero, masama talaga na loob ko. Kasi, masama talaga na loob ko nun. Kasi, arami ko nagastos sa National Bookstore. Savings ko. Naubos na dahil sa libro nila, sa sale nila palagi. Tapos, napagbinta na ako, magnanakaw ako. Me? Maayos naman ako manamit nun. Pero kahit anong damit na isang tao, masama mag-judge. Diba? Ilang beses na kasi nangyari sa amin ni Mami. Kasi kaming dalawa ni Mama, karaniwan, ang damit namin, panag-bis kami, simple lang. Ano, comfort over style. Ganun kasi karaniwan yung aming motto pagdating sa fashion. Yeah. Nangyari din sa amin yung sa SM Aura. Parang, sakala nila wala kaming pera. I'm hurt. Hindi kami mayaman, pero may pera naman kami kahit papano, diba? Kaya, sa ibang tao talaga, hindi ako, mabait talaga ako sa ibang tao. I always, mabait ako sa strangers kasi ayoko maranasan nila yung pagiging masungit ng ibang tao, yung pagiging judge ng ibang tao, yung ganun. So, after nun, kumalaman naman ako kasi may nakausap ako kakilala ko, yun. Nalala ko tuloy nung sa Fully Book, may nangyari din. Nung high school naman ako nun, nung namamasyal kami ng mga friends ko, pagkatapos na tayo ng mga exam, na wala na kaming pasok, weekend yun, as in na kami, naka-casual attire kami, papunta kami ng Fully Book, doon kami sa Sarendra, sa BGC. So, nung papunta na kami doon, papasok na kami ng Fully Book sa BGC, hindi kami pinayagang pumasok. I don't know why, but they don't allow us to enter. As in, bawal daw, bawal po kayo pumasok, ma'am. Bawal, bawal po. Tapos kami, nataka kami, bakit? May pera naman ako, bibili sana ako ng libro. Bawal daw. Hindi naman kami naka-uniform, pero bawal daw. So, dahil nahiya na rin ako, sabi ko sa mga kaibigan ko, malis na tayo, ayaw nila tayong papasukin. So, umalis na kami noon. So, ngayon, nakapag-ano na ako ng lakas loob, nakaipon ako ng lakas sa loob. Ito, nakabili ako ng libro noon. Nakapasok na rin ulit ako doon. First time ko lang pumasok sa Fully Book na yun kasi nung unang pumunta ko doon, di pa nila ako panayagang pumasok. Lalagay ko na lang yung picture dito. Nag-picture ako doon. Mag-isa lang ako pumunta doon. Yeah, I need to face my fears. Buti na lang pinayagan na lang pumasok ito. Nabili ko na yung kukompleto sa aking trilogy. Ayun, doon ko nabili yan. Another haul yan, Crazies. Ayan. Sa Fully Book, ayan. Another haul yan. So, kung nakaabot kayo sa end of video na to, nako, thank you Crazy sa pakikinig sa aking rant, sa aking story, kung ano mo gusto yung itawag dito. Gusto ko lang i-share kasi sa inyo kung ano nangyari. Kung nangyari din ba sa inyo to, diba? Yung meron ba kayong traumatic event or traumatic experience or bad memories tungkol sa mga bookshops, sa mga book sales, or in regards sa books. Kung napahiya na rin ba sa mga bookshop na gayon. Gayon. Bisa na ba? Bisa na naman ako. Yun. Comment below, Crazies, kung nangyari din sa inyo to.
Ang hirap maging energetic kung ano, parang ang sad ko. So yun, comment below, crisis ko nangyari din sa inyo to, crisis, okay? Alam ko, hindi lang sa akin nangyari yung mga ganito, na alam ko ibang tao rin dyan, napapabintangan din na wala naman silang ginawang masama, di ba? So, crisis, don't forget to smash that subscribe button, and please, hit the notification bell button para ma-notify kayo kung nakapag ito, kung na-post ko na tong aking haul video na to, please subscribe and click the notification bell button. Magkikendi na lang ako para relax ulit ako. I need to be energetic, crazy. Yeah. I'm alright already. Ayan, pinapalamig na ni Mentos yung aking ulo. So, again, crazy, thank you for watching my video. See you again on the next video. Bye-bye! Bye!